Okay, good day, no, to everyone. So the previous video lecture is about the basic lang ng multiple degrees of freedom system. Pinakilala ko si frequency, pinakilala ko si period, pinakilala ko si modal shapes, mode shapes, pinakilala ko si characteristic equation. Kasi yun ang kailangan natin sa response spectrum analysis. So this is just the first part, no? Kasi mahaba yung example, so inati ko siya sa dalawang part. Maybe in the next video, that is the part 2. No? So, response spectrum analysis, RSA, NSCP 2015 dynamic analysis. No? One of the dynamic analysis procedure. So, bakit natin kailangan yung dynamic analysis? Bakit? No? Because, hindi lahat pwedeng i-static force procedure. Why? Kasi nga, nandito yung nakalista yung mga hindi pwedeng i-dynamic force procedure. Hindi ako nagsabi yan, sinabi yan siya ni NSCP. So, yung dynamic lateral force procedure, pwede siya gamitin sa lahat ng structure, including na structure na regular lang, tapos two-story, pwede. Pwede. Shall be used for all structures, including the following. No? Ibig sabihin, including the following, gi-emphasize niya talaga na ito dapat, gamitan nyo dapat ito ng dynamic analysis. So, ano mga structure yun? So, the first one is yung mga structures So structures that is 75 meters or more in height, no? Pero structures, no, 75 meter or more in height, that is 15 story. Kung ang each structure is 3 meters, so structure natin is 75 meter, kung each story is 3 meters, that is 15 stories. Ay, di, sorry, 45 lang pala yun. 25 stories, I mean. No, kung 3 meters sa 25 stories. So, kung structure natin 25 stories pataas, except lang siya na kung ang kanyang purpose is standard or miscellaneous occupancy, tapos located pa sa zone 2. No? Sa zone 2, kahit magtayo ka doon ng 100 story, as long it is standard structure or miscellaneous structure. No? At saka sa zone 2 mo ipapatayo, ano bang zone 2? That is Palawan, Sulu, Tawi-Tawi, no? Kung doon ka magpatayo sa Sulu, Tawi-Tawi ng 100 story or sa Palawan ng 100 story, that is, pwede natin gamitin ng ano, ng static force, no? Yun naman sinabi doon sa static force, sabi ni NSCP. Why? Because wala daw masyadong earthquake na nangyayari sa Palawan. Except that, ang problema sa zone 2 sa Palawan, wala masyadong earthquake, pero baka may hangin. Which is, ang hangin is a wind. Na dynamic, no? It's a dynamic load, di ba? So anyway, that is the first, no? Ibig sabihin ng including the following dito, especially, no? Parang ganito yung intent ng NSCP, especially sa mga ganito, gamitan nyo dapat ng dynamic analysis. So kung nag 26 story kayo pataas, dynamic analysis na. Kahit regular pa yung structure mo, irregular. So sir, paano yung mga mabababang structure, sir? Meron rin. So, any structures, kahit 2-story pa yan, kahit 3-story pa yan, if your structure has a soft story, has a weight irregularity or geometric vertical irregularity, no? So, tingnan nyo na lang yung table 28-2089, no? Also, structures na may mga irregularity rin na hindi sinabi sa 209, 289, 2810. So, sorry, wala ko masyado example yan kasi hindi ko alam kung ano yung mga ibang irregularity, no? Kung mga irregularity na 2089, 2810, madali naman yan siya madali ko naman yan siya ituro sa inyo, madali ko naman yan siya explain sa inyo. Pero ito kasi sinabi, not described, no? Except as permitted in, ano. Ito kasi is 28.4.10 is about sa R, no? Ito yung about sa different, ano. So next, structures over 5 stories or 20 meter in height. So ito, i-assume niya 4 meter each ang, ano, ang story, no? 4 meters, no? So, 5 story siya, tapos sa zone 4 mo, ibig sabihin, hindi sa Palawan, hindi sa Tawi-Tawi, hindi sa Sulu, Hulo, dito lang sa atin, sa zone 4. Tapos wala siyang, tapos hindi pareho ang kanyang structural system. Ano ibig sabihin ng hindi pareho ang kanyang structural system? Like yung example natin doon sa podium structure. Although, ginamita naman siya ng, ano, no, ng static force doon, mayroon namang conditions para sa podium structures. So for example, not having the same structural system, no? Example, sa baba niya
bakal sa taas niya, concrete. So hindi parehas ang structural system niya. So advice nila, especially, gamitan mo siya ng dynamic analysis. So ito, kahit ano pang structures mo, regular or irregular siya, pero located naman siya sa soil profile SF. Yan na yung soil profile na masyadong malambot. Na to the point na kailangan mo na siya gamitan ng geotechnical analysis, no? Na ganun. Tapos may period siya. Now, yung structure natin may period na 0.7 seconds. Ano ibig sabihin ng period na 0.7 seconds? So mataas-taas na ng structure yan, no? So yung three-story na example ko later, may period siya na 0.2 lang, 0.2 seconds. So okay lang yun. So okay man din, ginamitan man din natin ang dynamic analysis, no? Tapos ano man din yun. So 0.7 seconds, no? Yung T niya, T, is 0.7 seconds. Ganyan kasi class, no? NSCP provided ng saan banda yung boundary between a flexible building and a rigid building. So paano masabi na ang building is flexible? Paano masabi ang building is a rigid? So a flexible building has a period greater than 0.7 seconds. So ano big sabihin ng period? Yan yung time na maghinto yung building, no? Yan yung time na nag period. That is the time. That is the time for frequency to cycle, no? Kasi ang frequency is cycle kasi nag-iikot, di ba? If you can remember, frequency at saka time, no? Magkapareha si sila. So tingnan niyo lang ito, 8.5, 3.2. So anyway, kung gusto niyo talaga gawin para at safe kayo, gamitan niyo na lang ng dynamic analysis lahat. Patayo kayo ng building na 3 story, dynamic analysis gamitan niyo. Patayo kayo ng 5 story, dynamic analysis. So in short, kung gusto niyo talaga safe, huwag niyo na masyado gamitin ang static force procedure, no? Okay. Kasi ganito naman sinabi sa dynamic analysis sa NSCP, pwede mo gamitin sa lahat ng structures, no? Pero anyway, pagdating kasi sa design, maganda pa rin na i-compare mo yung dynamic procedure at saka static procedure. So don't worry naman, meron naman tayong mga computer softwares para dyan. Tapos kung 3-story lang naman din, don't worry naman kasi kaya naman natin imano-mano kung 3-story lang. So huwag kayo matakot, no? Ang kalaban naman kasi talaga ng building class is dynamic load, no? That is the earthquake or the wind. Kasi kung nagtayo na yung building, gravity loads, don't worry yung gravity loads. Kasi yung gravity loads, dead load, live load, napakadali lang yan. Nagtayo na yung building. But ang problema is yung earthquake, no? Kung darating ang earthquake, masisira building, no? Marami na tayong nakitang mga building na nasira sa earthquake. Marami na siyang nasira na buhay. Di ba? Okay. So ito, pakita ko sa inyo kung ano yung type 1, 2, 3 irregularity. So huhulaan lang natin yung nangyari doon sa Padada. Yung December 15, 2019, 6.9 magnitude. If you can remember, nakita niyo tong picture na to sa Padada. Three-story yan siya na building class, no? Nagbiglang naging two-story na lang. Why? Because maybe there is an irregularity, no? Maybe ang pag-design nito, ginamitan lang nila ng static force procedure. Hindi nila kinonsider yung dynamic force procedure, no? Kasi nga, at least story lang naman yan. Ako as an engineer, pwede na static force. Pwede na yan. So, hindi nila nakita. Siguro ang problema nito, sa weight niya, may irregularity sa weight. Kung sa vertical geometry naman, parang walang problema. Siguro, mas ang problema talaga nito yung soft story o stiffness irregularity. So, ano ibig sabihin ng soft story? No? So, kung sa layman's term, ang soft story is just the... yung may isang story, no? May isang story na yung kanyang stiffness doon or kanyang mga columns is napakababa compared sa story sa taas. So, mas matibay yung poste sa taas kaysa sa baba. Pag ganyan ang nangyari, class, delikado na yan. Meron tayong tinatawag na stiffness irregularity. Meron tayong tinatawag na soft story. No? Dapat, kung gagawa kayo ng building, siguraduhin nyo yung nasa baba, yung nasa babang story, dapat, ang kanyang poste doon is mas malakas o mas stiffer than the story sa taas niya. So, napansin nyo dito sa picture, no? Wala naman ginawa talaga investigation. But, pwede natin masabi siguro na may problema sa poste sa baba. Kahit imagine nyo, no? Kahit hindi kayo civil engineer, common sense lang. Pag yung poste nyo sa ilalim,
hindi masyado kasing lakas ng poste sa taas, mauna talaga masisira sa ilalim. Pag nauna nasira sa ilalim, anong mangyayari? Magko-collapse. Kaya napansin nyo dito? Yung 3-story na building, naging 2-story na lang dahil sa 6.9 magnitude sa Badada. And this is, ito yung ayaw natin mangyari. Why? Because there are lives at stake, no? Merong mga buhay dito na nakataya, no? Pagdating dito. So, explain ko, no? Hindi natin alam kung type 1 siya, type 2, type 3. Pero, tingnan natin, ano ba ang type 1? So, ang type 1, yan ang tinatawag natin na stiffness irregularity o soft story. Like I said earlier, yung stiffness ng story, okay, no, okay, no. Yung story stiffness sa baba is less than 70% ng story stiffness sa taas. So let's say yung story stiffness sa taas is 10 million Newton per millimeter. Sabihin natin 10 million na lang. Tapos yung story sa baba, no? So yung stiffness sa taas 10 million, yung story sa baba, stiffness sa baba is nasa 65 lang. 6.5 million lang. That is below 7 million. That is 7 million is 70% ng 10 million. So 6.5 less than 10 million. We have a stiffness irregularity. That is a type 1 irregularity. Which is in this case, if ganyan yung story natin, we must use the dynamic force procedure as stated by the NSCP. Doon kanina sa sinabi niya, no? Also, we have a weight irregularity. Ito naman ang pinagkaiba niya. Pag may isang story doon na masyadong mabigat, no? Ibig sabihin adjacent katabi niya, for example sa taas. Kung mas mabigat yung sa taas compare mo sa baba, no? Ang kanyang mass, meron tayong weight irregularity. Like dito hindi natin alam kung ganun ba, baka mas mabigat ang sa taas compare sa baba, no? And lastly, no? Ito 150%. So, if mass natin sa first floor is 1000, ang mass naman natin sa second floor is 1,800. That is more than 150% ng 1,000. Kasi ang 150% ng 1,000 is 150 lang. 1,500, no? Kilograms. So, yung sa taas naman is 1,800. We have a weight irregularity. Pag nagkataon, by understanding with this, gagamitan natin siya ng dynamic force procedure, RSA. No matter if your story is just 3-story, no? Katulad nga dito sa Padada, oh, 3-story lang nga ito, pero baka yung pag-design sa kanya, yung force na nilagay sa kanya, at saka pag-design ng mga poste sa baba, is hindi nagtugma doon sa forces na dapat ibibigay ng dynamic force procedure. Kasi nga, ginamitan niya siguro na static force procedure lang. Tama? So, anong nangyari dito? Yung sa Padada, Davao del Sur, hindi ko alam kung may namatay dito, pero meron talagang sayang. Hindi, kung kahit walang namatay, but yung cost, yung gasto, di ba? Kung dinisign sana siya ng tama, yung kanyang design load sana o yung factored loads niya is nakabase sana sa dynamic force procedure, sa response spectrum analysis, or kahit sa time history analysis, safe sana ang building. Pero yun nga, like I said, baka ginamitan lang siya ng static force procedure. So, nag-gets yung point ko? So, lastly, type 3, that is vertical geometric irregularity. So, tingnan nyo na lang yung table 2089 sa kateo 2810. Kayo na lang magbasa yung iba-iba doon, no? Hindi ko naman kasi talaga ilagay lahat ng table dito. So, yung horizontal dimension is 130% greater. That is, sa baba, ganito siya, irregular siya ang shape niya. So, sa baba, ang dimension niya, maliit lang. Sabi natin, 3 by 3 meters lang. Tapos, sa taas, ang kanyang dimension is 5 by 5. No? So, irregular tayo. Sa baba, 5 by 5, 3 by 3. Kaya adjacent man sinabi dito. So, 130% greater. So, that has a vertical geometric irregularity. So, gagamitan mo na yan siya ngayon ng dynamic analysis. No? So, no matter what kind of your building is, as long if it has an irregularity, lalo na iwasan natin itong pinakauna class, no? Ito. Type 1. Yan na talagang iwasan natin. Kaya rin siguro intent rin ng NSCP na tatawagin siyang type 1. Siya talaga pinakauna sa pinakaunang irregularity. Lalo sa vertical irregularity. Kasi ito yung dapat iwasan natin sa pag-design. If alam natin na soft story siya, gagamitan natin siya ng dynamic force procedure
or RSA. Ang mangyayari dyan, marirevise natin. Ang mangyayari yan, since na ginamitan natin siya ng dynamic force procedure, makikita natin yung first floor o yung first story, hindi pala enough yung kanyang stiffness. So, mangyayari dyan, magbabago tayo ng column. Kasi nga, sinabi nga ng dynamic force procedure ng RSA na ganito ang forces mo sa baba. So, pag sinabi niya na ganun, so, babaguhin natin yung dimension or baka dadagdagan natin na isang poste. Or baka maglalagay tayo ng shear wall. Unlike sa static force procedure, hindi siya magsasabi. Bahala ka na. Basta ganyan, ito yung sabihin ko sa inyo na ano, no? Oh, yan na, ganyan na. So, kung titingnan mo yung lateral forces, di ba? Yung F1, napakababa sa first floor, di ba? So, napansin nyo class sa static force procedure, yung F1, yung sa pinakamababa, yun ay pinakamababang F1. O may pinakamababang lateral force. Pero siya may pinakamalaking shear force, no? So, kung sa lateral force ang gagamitin natin as a design load, mas matibay talagang i-design natin sa taas kasi mas malaki yung F doon. And that is the problem with irregularity. No? So, kailangan natin i-check yan. So, kailangan natin matuto paano maggamit ng response spectrum analysis. So, punta naman tayo sa ground motion. Ano ibig sabihin ng ground motion? That is the earthquake. No? That is, sa technical term ng NSCP, yan yung input natin para sa earthquake. No? So, ang sinabi dito, may minimum tayo na 10% probability of being exceeded in 50 years. So, kung i-compute nyo yan, kung 9% siya, 10%, nasa 500 years return period. Pero kung gusto nyo talaga yung 10%, that is nasa 450 year return period. So, hindi ko na muna i-discuss yun sa sunod na yun. And, ito yung sinabi, shall not be reduced by R. So, meron kasi tayong tinatawag na R, no? Na reduction na, no? Kasi, ito yung tinatawag na overstrength factor. So, different structural system, like for example, ordinary moment frames, special moment frames, kung yun ang design natin sa isang structure, may corresponding yan sila na R. For concrete, that is, I think, 8.5, no? So, anyway, yung ground motion natin doon, i-divide natin kasi dapat sa R, no? I-reduce natin siya ng R, tapos itatimes natin sa importance factor. So, itatimes natin siya sa factor na I over R. Pero sinabi kasi dito is, shall not be reduced by R. At pwede natin gamitan una. So, ito siya, elastic design response spectrum. Okay, pakita ko. So, itong one lang yung gagamitin natin class kasi ito lang yung provided ng NSCP. Pwede naman tayong magawa ng site-specific pero wala kasi tayong data. Kukunin mo yan sa PVOX, no? Ito yung pangalawa. Site-specific, pwede tayong magawa ng response spectrum. So, pwede nyo to i-thesis, no? Kung gusto nyo, may kilala kayo sa PVOX, hingi kayo ng time history. Oh, sir, gawaan ko ng elastic response spectrum. Pwede na yun, thesis na yun. Tapos, dumping ratio yan, hindi yan ratio, dumping ratio. So, ano yung thesis mo? Different dumping ratio, sir. 0.05, 0.02, 0.07, 0.5, no? So, ganun. Hingi kayo ng ano dun. So, if I have my mga advice ko dito, kung gusto nyo ganun thesis nyo, no? Hingi lang kayo ng data, tutulungan ko kayo nito, makahingi kayo ng data doon sa PVOX. Magbigay rin sila, or kung may kakilala kayo, no? So, unless a different value is shown sa dumping ratio. So, for example, sa isang lugar, itong dumping ratio kasi more or less nagapansin siya sa, no? Nagaano siya sa, associate siya sa concrete, no? So, 0.05 dumping ratio, no? So, babaguhin yung dumping ratio na yan, zeta. So, hindi ko muna masyado ano yan sa structural dynamics na yan, no? But I can help you if you are, no? Gusto niyo yung thesis to, no? So, unless a different value is shown to be consistent with the anticipated structural behavior, doon sa lugar na yun, no? So, I don't know paano nila ito siya, no? Meron kasi itong mga procedure, no? May mga test, experiments para malaman kung yung lugar na yon ang dumping ratio ba talaga ay 0.05. Kasi class, mag-iba talaga ang kanyang response spectrum curve pag iba ang kanyang dumping ratio. Promise. Hanapin ko ulit yung sa MATLAB ko, meron akong ginawa rin na ganun, no? Ipansak mo yung time history, for example, El Centro, Loma Prieta na mga earthquake. Yun kasi yung mga common sa ibang bansa. Pero dito sa atin, kailangan natin dito sa atin, eh. For example, may sarili man tayo talagang earthquake dito.
O hindi natin kunin yung earthquake sa ibang bansa kaya may sarili man tayong earthquake dito. Yun nga lang, kailangan natin ng data galing sa PIVOX. So, ground motion time histories, no? Lahat ng ground motion na kinuha natin sa time histories para sa site specific, no? Para naman ito siya sa time history, no? Dapat representative siya talaga ng totoong nangyaring earthquake, no? For example, kung makakuha kayo ng earthquake doon sa Padada, 6.9 magnitude, makahingi kayo ng time history na data, pwede natin gamitin yung sa time history analysis. Pwede rin natin siya gawing site-specific na elastic response spectrum. So, 6.9, enough naman siguro yun. Yun naman siguro yung nangyari ngayon. Or maghintay kayo ng magnitude 8. Yun. Pero anyway, sana hindi na mangyari yung magnitude 8. As usual, basahin nyo na lang yung item 4 ng section na yun, na itong section na to. So, may sinabi rin about sa type. So, ito kasi yung problema yung class, no? Pag malambot yung lupa, delikado talaga yan sa earthquake yung building. May nangyari na yan. Yung nuclear power plant sa Kobe, Japan, 2007, 2008, nata nangyari. Nag-leak yung earthquake, yung nuclear power nila, power plant nila dun. So, may radiation. Why? Because mabigat kasi na structure ang nuclear power plant, napakabigat. Pero napakaganda ng nuclear power plant, yan ang pinakamalinis na energy class. Kung tutuusin sa kanyang sustainability, yan ang may pinakamalinis, no? Natakot lang tayo sa term na nuclear kasi narinig natin yung term na nuclear ganyan. But napakalinis na nuclear power plant. Ang structure ng nuclear power plant is a heavy structure, napakabigat yan siya na structure, no? So, yung mabigat na structure dapat pag-design mo sa kanya, i-consider mo pati lupa. So anyway, ganoon naman talaga, no. So vertical component of ground motion, no. Ito. Pag makakuha kayo ng data, for example, sa El Centro, yan ang pinakasikat na earthquake talaga na time history, no. El Centro, Loma Prieta, no. May data yan sa USGS. Buti pa ang USGS, nagbigay yan sila ng libreng data, pero sa US lang. Wala naman tayo sa US, ay nasa Pilipinas tayo, no. Ang PIVOX, hindi ko alam kung saan makakuha ng time history, no. May vertical component ang ground motion. Hindi lang siya horizontal, hindi lang ganun yung movement, no, ng isang lupa. May ganyan rin ang lupa. So if you want to consider the vertical component, gawin niyo siyang kunin niyo siya as 2/3, no, ng horizontal component, no. So huwag niyo gamitin mismo yung vertical component. Sabihin niyo, gusto ko mag-design sa building gamit ang vertical component ng ground motion. So i-2/3 niyo lang yung horizontal component. So this is the figure 208. Ito yung 1, ito, Elastic Design Response Spectrum Curve, binigay ni NSCP. So, hindi na masyado yan sig-elaborate kasi pakita ko na lang sa'yo, figure 208-3. So, mapansin nyo dito, may tatlo tayong equation ng line, 1, 2, at saka 3. So, ipapaintindi ko to kung ano to sa inyo. No. Itong big sabi na T over TS, that is, sabihin na lang natin, itong nasa x-axis na to, that is number times the TS, which is ang TS natin, CV over 2.5 CA. So, ganun lang pala, sir. Ang dynamic analysis procedure lang rin pala is CVCA lang rin pala. Ganun nga, tumpak. Because this is UBC 97, 1997 pa to siya na standard. Until such thing na wala pang binigay ang NSCP, kasi 2015 pa man ito, wala pa silang binigay na bagong response spectra. Baka magbigay na sila ng site-specific spectra o baka mag-stays pa rin sa ganito. I-stick muna tayo dito sa ganitong spectral acceleration. Ang tawag dito spectral acceleration, SA. No? So, itong 2.5 CA dito, times mo yan sa 9.81 meters per second squared. So, yun na yung acceleration natin. Which is, ita times na lang natin sa M. Para makuha natin yung F. Diba? Yun naman yung goal natin. Kunin natin yung F. Malaman natin yung F. So, M times A. Oh, M times SA. So, hindi lang ganun kasimple yun. Meron pa tayong ilalabas na mass participation, etc., etc. No? So, ganun lang. So, CB over 2.5. So, bibigyan ko kayo ng paraan. Paano to gamitin, sir? So, paano kung titingnan ko dito? Paano kung yung T natin is nasa point, say, 0.18 o 0.172. Paano natin makuha yung exact na dito na CA? So, bigyan ko kayo formula. Para sa period, no, ng any modes, less than siya sa 0.2 TS, no,
Less than siya sa 0.2 ts dito, 0.2 ts. Ang equation of motion natin, ang equation of spectral acceleration natin, that is a function of the period and the function of the damping ratio, which is the damping ratio daw dito na sinabi is 0.05. Is 18.75 CA squared over CV. So, given ang CA, given ang CV, given ang CA. So, yung TN natin, nakuha natin niya sa doon sa frequency. No? May, mamaya may example ako sa inyo. So, para dito, since na nag-flat line na siya, from 0.2 TS papunta sa 1, that is 2.5 CA. So, fix na yung 2.5 CA na yan. Kahit ano pa yung TN mo, basta nasa loob lang siya ng 0.2 TS, saka sa TS lang siya. That is 2.5 CA. No. Lastly, ito sinabi na CB over T. Noon. Yan. So for TN greater than TS, no, yung TN natin greater sa dito sa TS, sa 1 TS. Kahit hanggang saan na 'yan. So ang structure, no, na greater siya sa TS, no. So anyway, depende naman ang TS niyo depende naman sa CB over 2.5 CA. So kung TS niyo is 0.5, tapos nag 0.6 ang kanyang TN, nasa labas na siya, nandito na siya. So, lagyan niyo tandaan tong formula na to, class. Sige lang, ituturo ko ngayon paano sa inyo. No. So, madali lang ito i-derive, no? Kung kayo mag-derive nito, madali lang 'yan. No, gamitan niyo lang 'yan ng slope point, no? Slope point form. Dito hindi na to gi-derive kasi sinabi na CV over T. Oh. Dito hindi na rin to gi-derive kasi 2.5 CA na 'yan. Ito na yung part 1 natin, example, hindi natin natapos, tapusin lahat ito, no? So, part 1 natin, example, so, meron daw tayong 3-story building, at 3-story lang kasi, yun nga, sinabi ko sa inyo, napakahirap ng matrix, di ba? 3 meter by 3 meter plan, ito nakita nyo, may apat na poste, 1, 2, 3, 4, apat na poste, may apat na poste kada floor, ganyan lang muna kasimple, you know? So, 230 mm square ang column dimension. Ang thickness ng slab 100 mm. So floor to floor height 3 meters. So para napadali lang tayo, ang sabi dito perform tayo ng RSA. So sabi natin yung columns are massless. So hindi natin isali yung bigat ng column. Yung sa previous video ko, no, sa lecture video ko about sa MDOF, sinabi ko 'di ba na isali niyo yung column. Pero since dito sa example, sinabi na hindi isali ang column, gawin lang natin. Tapos walang infill walls. Ibig sabihin ng infill walls, wala mga pader. So hindi rin kasali ang bigat niya. So, ano lang kakargahin niya? Yung slab lang. So, yung beam, sir, paano yung beam? Wala man sinabi na may beam ito kasi may mga slab kasi na nakapatong na kagad sa column. No. No. So, pwede nyo i-design yun. Mga, ano. Anyway, example lang naman ito, no? So, in short, ang kanyang bigat is slab lang. So, yung kinakarga ng building is slab lang. So, wag natin isali ang live load, no? So, CA is equals to 0.44, CB is 0.64. Ginamit ko lang rin yung previous na CA at saka CV. No. So, step 1. Anong pinakaunang step 1? Pinakaunang step pa sa lahat. Kasi nga, sinabi ko ang structure, mayroon talagang mass yan, saka may stiffness yan. So, i-compute natin ang mass. So, 3 meters by 3 meters times 0.1 o 100 mm na slab. Times natin, kasi since na mass siya, gawin natin kilogram. So, ang density ng cemento is 2,500 kilogram cubic meter. Example, that is normal weight concrete, no? 25.4 times 9.81, around 2,500 na. So, para fix, 2,500 kilogram. Since na pare-parehas naman sila, wala naman sinabi kung yung top floor is kalahati lang. Kasi hindi nga gibilang yung hindi nga binilang yung poste. So, first floor, second floor, at saka top floor, yung roof floor. Pare-paras naman talaga lahat ng slab. So, lahat na sila is 2,250 na. So, fix na yung 2,250. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, class, no? If you can remember, sa theory of structures, itong 12 EI over L cube, no? Sa, what do you call that? Sa isang cantilever, no? Sabi natin patay yung cantilever na to. Aposte. No. If meron siyang movement na ganyan, no. 12. Ang kanyang movement niyan is 12 L cube EI. Oh, di ba? No.
So, hindi ko na explain to sa inyo kasi nasa structure to, no. So, ganito kasi yung itsura ng mga buildings pag nag-move, no. Pag meron tayong force dito, ang kanyang movement 12EI L cube. So, this is the stiffness, no. So, this is the K, no, sa stiffness ko. So, X ito siya, saka F. So, yung relationship ng F at saka X dito, F is equals to 12 EI over L cube. Sa ganito na scenario ha, times X. So, this one is K. Okay. So, since na may apat tayo na poste, four columns, no? Four columns, then ganyan ang ano niya, formula niya sa stiffness. So, each floor na yan. So, kasi pare-parehas lang naman lahat ng floor, no? Napakasimple. So, 4,700, ilan yung, ito yung sa A. If you can remember the concrete, yung A natin sa concrete, kasi concrete naman pala yung ano natin, structure natin. Square root of 28.3, yan naman yung given kanina, 28.3. Oh. Ano yun? Oh, 28.3 na given. I, simple, simple ng I, BD cube over 12 or B to the fourth. Pag square column siya, no? Square siya, 230 to the fourth divided by 12, that is 233 million mm fourth, mm square dito. So, KI natin, that is 10,364.44 newton per mm. No? Ipansak mo yung 25,000, pansak mo yung 233.2 times 10 to the 6, pansak mo yung 3,000 cube ito, L cube. Kasi every 3 meters man daw. No? 3 meters daw ang story height. So, gagawin natin tong newton per meter. Why newton per meter? Kasi nga, ang standard na ginagamit sa stiffness calculation is newton at newton saka meter, hindi mm. So kung i-convert ko to sa newton saka newton meter to newton mm to newton meter, that is magiging 10.364 million. So as is yung 2,250 kilogram. So ito na yung mass natin sa 2,250, ito yung stiffness natin sa 10. So napakadali lang siya kasi napakadali lang example, no. So anyway, yung sa previous example ko about sa 10 doon sa static force procedure, ginawaan ko rin talaga yun sa ng dynamic force procedure. So pwede ko ipakita sa inyo later. So kanina step 1, step 2. A, step 2A kasi dalawa to. Step 2A saka step 2B. So i-set up natin yung characteristic equation. No. First, bago natin ma-set up yung characteristic equation, i-set up muna natin yung mass matrix saka yung stiffness matrix. So K1 plus K2, K2 plus K3, K3, sorry. Okay, i-ano ko muna. Edit ko lang. May mali ako. Okay. So, okay, no? So, copy-paste ko lang kasi yun siya. Hindi ko napalitan. So, K3 lang ito ha. Wala to K3 plus K4 ha. Tapos dito, negative K2, negative K2, negative K3, negative K3. Di ba? Since na yung K1, K2, K3 is equal lang sa 10.36 million, same with this M, 2250, 2250, 2250 kilograms. So, ganito pag setup niyan. So, yun ang hanapin natin, no? Ito, yan, yan, yan. So, class, hindi ko na sa inyo i-explain paano to makuha, no? Kung marunong kayo maghanap ng determinant, so, it's up to you na para mag-study. So, as an instructor, I instruct you, no? Yung panoodin nyo ulit yung video na to, try nyo ito siya gawin mamaya. So, ganun na. Na-set up na natin yung characteristic equation. Ito na yung characteristic equation. Ito yung gusto natin malaman, yung eigenvalue. Di ba? Yan yung kailangan natin hanapin para sa frequency. Calculate the eigenvalues by getting the determinant of the characteristic equation. So, this is the characteristic equation. Ito. So, equal to 0 yan, determinant. So, hindi ko na ituro sa inyo paano ko ito nakuha, ha? So, if you can remember the determinant, ganun, ganun, ganun lang. Yung sinabi ko sa inyo na ganun, 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 di ba? So, this is the simplified form na. Nakita nyo, cubic siya. Lambda cube. Lambda squared. Lambda. Walang lambda. Di ba? So, before we go, no?
Maganda kasi na example to kasi may napansin kayo. Yung coefficient ng cubic dito, 10. Yung coefficient dito, 14. Yung coefficient dito, 17. No? Pag mas mataas yung cubic niya, ibig sabihin, mababa yung dito. So, anyway, wala naman yan, no? Pero maganda, may pattern siya ba? So, anyway, ang result niyan, solving the cubic equation, no? So, class, yung, as an instructor, no? I instruct you kung paano ko to kinuha, itong determinant ito, paano naging ganito. So, kailangan nyo kasi establish ito, class. Kasi kung ganito lang, hindi nyo makuha yung, ano, tawag doon? Hindi nyo makuha itong gamma. Lambda. So, may tatlo tayong cubic equation, no? So, tanungin ko kayo, asan dyan yung fundamental frequency? Wala pa pala, hindi pa pala fundamental frequency. Asan dyan yung lambda o yung eigenvalue na mag-correspond sa fundamental frequency? So, the answer is this one, 909.78. No? Kung ang lumang lumabas sa inyo ito, o lumang lumabas sa inyo ito, tingnan nyo muna yung pinakamababa. Yun ang i-state nyo as 1. So, this is the first mode, lambda 1, second mode, third mode. So, yan ang step 2 na solve na natin yung cubic equation. Step 3 na tayo. So, calculate the modal frequency and modal period. So, from the eigenvalues, that is the eigenvalues. Simple lang man, magkuha ng omega. So, omega n, yung n naman doon, is that is the mode. So, n is equals to 1, that is first mode. N is equals to 2, that is the second mode. N is equals to 3, that is the third mode. So, the frequency natin with different modes. So, ang fundamental frequency natin is 30.16 rad per second. Okay. So, that is the natural frequency. So, kung nagpatayo kayo ng building with yung first story niya, or building pala, hindi lang sa first story, sorry. The building, no, yung three-story building, has a natural frequency of 30.16 rad per second. If the earthquake na pumasok doon, meron siyang 30.16 rad per second. Kung i-convert mo yan sa hertz, i-divide mo lang sa 2 pi, no? So that is hindi ko na alam, kaya na mag-divide. So kung may pumasok na earthquake na 30.16 rad per second rin ang kanyang frequency, yung building na ito, structure na to, magkakaroon ng resonance. Tataas at tataas ang kanyang movement, ang swaying. Tataas at tataas ang kanyang force. Until such time na nag-resonate na siya, hindi na siya titigil, mahugno na yung building. So, yun na. So, kayo, as a tao, yung inuupuan nyo ngayon, yung inuupuan ko ngayon, yung sana nakapatong itong laptop, itong computer, itong table, lahat naman sila may stiffness. Lahat sila may fundamental frequency. Kahit yung monitor nyo, yung stand ng monitor nyo, that is the stiffness of the monitor itself. And that monitor as yung TV nyo, meron siyang fundamental frequency, fundamental period. So, para makuha natin yung fundamental period, ito yung kailangan natin para doon sa SA, doon sa spectral acceleration. Simply lang, 2 pi over omega n. So, as you can see, ito yung ating, kasi ito yung pinaka-largest na period, no? Pinakamalaking period. Which corresponds to the fundamental frequency. This is therefore our fundamental period, 0.2 seconds. Okay. So, nagkataon na 3 degrees of freedom, 3 story, tatlong lollipop, hindi nagkaroon ng 10. So, may tatlo rin tayong frequency, may tatlo rin tayong period, may tatlo rin tayong eigenvalues. Then, step 4, sir, ito na, eigenvectors. This is the mode shape. No? We calculate the mode shape, the eigenvectors. No? So, napansin nyo dito, ito siya is an element of the vector. So, this is I. Yan yung story. No? I is the story. So, story 1, story 2, story 3. N is the mode. N is equals to 1, N is equals to 2, N is equals to 3. So, dalawa siya. So, for each eigenvalues. So, try muna natin yung eigenvalue 1, 909.78, or the fundamental eigenvalue para sa corresponding sa fundamental frequency. So, 20.72 million minus, ipansak nyo na yung lambda na nakuha natin. Tama. Pinansak na natin. So, pagpansak nyo yan, yung phi natin is ganito. No? So, phi natin ganito, i-times natin para makuha natin ito, no? I-calculator nyo, try nyo i-calculator kung mayroon kayong ES911 dyan na calculator, pwede nyo ito gawin,
Sorry, para hindi ata pwede ito gamin. Ano yun nyo lang? Inverse, no? Tama, pwede pala i-inverse nyo. No. Anyway, gamitan nyo na lang ng ano, MATLAB, ganito man yan siya. No? So, so, meron tayong ganito na frequency. So, sa third floor natin, 1.0, mataas na. Kung i-drawing natin yan, no, i-drawing natin to ha, try natin. So, i-drawing natin yan. Ito yung building, no? Sa first mode, no? First mode. So, yung 1, dito ang 1, 1.0. So, sa first floor, 0.45 lang. Sa second floor, 0.80. Habaan natin yan. So, 0.80. 0.45. First floor man ito. So, first, second, third floor. So, ang shape niya ganun. Ah, di ba? So, ganyan yung shape na ginapakita sa inyo ng static force procedure lang. So, nasa fundamental period lang, nasa fundamental mode, nasa first mode lang talaga yung static force procedure. The dynamic force procedure, kinoconsider lahat ng degrees of freedom, lahat ng story kung lump mass system yung ginagawa natin, no? So, napansin nyo, ganyan ang shape niya, ganyan. No? Walang inflection, wala siya nag-cross. So, tingnan naman natin yung pangalawa. So, napansin nyo, class, tama yung ating solution kasi nag-correspond talaga siya sa first mode. Oh, ganyan ang first mode. Ganito talaga yung first mode na yan. Kung makita nyo kanina doon sa galaw-galaw. Sa galaw-galaw kanina, no? So, gagalaw-galaw yan. Nag-sway back and forth, no? So, para naman sa second mode, 7192. So, same. Pinansak ko na yan, no? So, ito. So, let's try natin ito. I-drawing natin, ha? Okay. Sorry. Ito na lang. Dito na lang pala. Sorry. That is sa pinakataas. Sa 3 is 0.1. No. 1.0 pala. Sorry. 0.1. No. So, sa first story natin, negative 0.56. Negative 0.56. No. So, sa second story natin, negative 1.25. So, mas mahaba siya. 1.25. So, drawing natin ha. Okay. So, nag-cross siya kaisa. Which is, ganyan naman. So, nakita nyo kanina doon sa previous video, di ba? Nag-cross siya. So, tama siya. No, tama siya. So, first floor, second floor, third floor. No. Consider nyo to as zero, sa gitna, zero. Okay. So, ganyan ang shape nyo. Oh, ganyan ang shape nyo. So let's try naman natin yung third. 'Di ba? 'Di ba? From that characteristic equation, nakakuha tayo ng frequency, nakakuha tayo ng period, nakakuha tayo ng eigenvectors. No. Lastly, yung pinakamataas natin eigenvectors sa mode 3. So let's try natin gawin ito. Tingnan natin. So 0.1 sa baba natin. Mataas masyado pala to. 1.8. Tapos mas mataas yung sa likod. Yan, ganyan. So, ganun. Yan, okay. So, this is 1.8. This is 1.0. This is negative 2.25. So, may inflection tayo dito. Isang cross. Nag-cross siya kaisa. Nag-cross siya kaisa. Di ba? Galing, no? Napansin nyo, class? Mathematics lang. Kasimple ng mathematics. Na-drawing niya yung mode shape. Na-drawing niya yung shape ng modes. No? Ng building. Di ba? So, ganyan kaganda ang mathematics. Okay. I think, let's end this, no? We shall continue this example for the next, no, sa part 2, no. Sorry, na-iris ko pa. Natakpan ko na. So kaya na lang magtingin. So gitabi-tabi ko na lang man lahat 'yan
So ito ang eigenvector natin na matrix. So first mode, no? Lagyan natin dito. Nasulatan ko naman, tuloy-tuloy ko nasulatan. Now, first mode. Second mode. Third mode. So, third floor, second floor, first floor. 3x3 matrix pa rin. So, that is the eigen... Hindi man tinatawag na matrix yan. Yung eigenvectors, sinali ko lang sa isang matrix para maging, makita nyo siya as a whole. So, yun na. Nasulat-sulatan ko na. So, I think this is the end. No? Okay.